Welcome back to my YouTube channel. So this will be the third part of our LavaLust framework lecture. It will cover loading of views and passing of data to view from our controller. So paano nga ba tayo maglo-load ng view file from our controller at paano ba tayo magpapasa ng data from controller papunta naman sa ating view? So wala na paligoy-ligoy pa, simulan na natin. Okay, so yung next topic natin ngayon is paano ba tayo makakagawa ng view file? Paano natin siya may load from our controller? And yung last, paano ba tayo makakapagpasa ng data from our controller patungo dun sa ating view file? Okay, so open lang natin yung aking Sublime text editor. So yan. So, para dun sa ating session ngayon, gagawa na lang tayo ng bago ulit na controller. So, doon sa hindi pa alam kung paano magawa ng ng bago controller, so, pwede nyo panoodin yung mga previous videos na na-upload ko. So, paano nga ba gumawa? So, inside controller directory, pwede tayo mag-create directly ng new file. So, lagay lang ako ng bagong file, user.php. Meaning to say, may bago akong create na controller. Ang pangalan niya is user. Okay? Then, okay, lagay lang tayo ng PHP tag. Okay, so lagay lang natin yung pang-prevent ang direct access dun sa ating mga files. Then, lagay lang natin class, pangalan ng ating ginawang file. Okay, user, meaning to say, yun ang ating ginawang, yun ang ating file name, yun na rin ang class name natin. So, alin na yung extend natin? Extends natin si controller. Yung ating base controller na nasa loob ng core directory natin, inside system directory. So yan, meron na tayong bagong controller ngayon. Ang pangalan ng controller na yan, again, is user. Okay, so inside this class, gawa lang tayo ng isang method. Yung bagong method, public function. Pangalan lang natin ang show view file. Okay. Show view file. So yun na lang, gumawa na lang ako ng bagong method. Ang pangalan niya ay show view file. So inside user controller natin. So anong ilalagay ko? Echo lang muna tayo. So this is, echo lang natin, this is the show file method inside, para alam lang natin, user controller. Ayan. Okay, so try natin i-browse yan sa ating mga sa ating browser. Okay, so try natin si user. Ano yung kanyang method? Copy na lang natin. Okay, so yan. So paano ba mag-browse ng controller? Again, yung after ng installation folder, yung pangalan ng controller, then yung pangalan ng method na kung saan yun ang gusto nyong ma-load dun sa inyong class or dun sa inyong controller. So natin siya. Yan. Meron tayong error. Hindi ko pa pala nasa save. Okay. So, yun. Okay na. Okay. So, next thing to do is mag-create naman tayo ng view file para ma-load natin mamaya dun sa ating controller. So, dito meron akong nagawa. Okay, so paano ba maggawa ng view file? So, under views folder or directory, mag-create lang kayo ng file. So, nagawa lang ako ng bagong file. So, nilagay ko lang na name niya is viewfile.php. So, dito na lang natin ilalagay yung ating gustong maging output kapag niload natin yung view file natin. So, again, kalimitan nilalagay dito ay yung GUI or yung GUI ng ating web application. Okay. So, kung may na-download yung mga templates, yung pwede directly paste nyo na lang dyan. At yung file kung saan nyo i-paste yung inyong mga na-download na template, so yun na lang i-load nyo dito sa ating controller. So, paano ba gagawin yon? Lagyan lang natin siya ng sample ng HTML file. So, sa title, lagay lang natin ay view file. Then, gawa lang tayo inside body ng paragraph tag or H1 tag. Lagyan natin view file. Then, gawa tayo ng paragraph tag. Lagyan natin, this is the view file.
Okay, so save lang natin. Then, balik tayo sa ating controller para ma-load na yung ating view file. So, hindi na ako gagawa ng bagong function para mag-load ng file. So, inalis ko na lang yung naka-echo kanina. At para dito ko na lang i-load yung ating ginawang file na ito, si view file. So, paano natin yung gagawin? So, type lang natin this load. Ano yung i-load natin? So, dahil siya yung view file, so, hanapin lang natin yung view function natin. Again, this load, then view. Okay, so parang dun sa ibang language, yung pag nag-a-access kayo ng method sa loob ng isang class, yung this, that, that naman ang gamit dito pa, ito naman yung gamit natin na sign. Okay, so parang pana. Then, inside view function, ang parameter niyang tinatanggap, ang isa sa mga parameters niyang tinatanggap ay yung page or yung view file na gusto niyong i-load. So, alin ba yung gusto kong i-load? So, yung view file na ginawa ko kanina. So, ilagay ko lang view file. Okay, so hindi mo na kailangang indicate yung .php. Bahala na si LavaLust or bahala na yung ating framework para mag-concatenate nun kung kailangan niyang i-concatenate na. Okay, so yan. Using that command, o sabihin natin yung statement na yan, pwede na nating ma-view si view file, itong file na to, kapag in-access natin si user controller at saka si view file method. So pag in-access natin yung dalawa, user slash view file, ang ma-access na natin ay si view file na to. Okay, yung laman na nito ang ma-display sa ating browser. Okay, so try natin ngayon siyang i-access. Okay, so pinalitan ko siya kanina ng pangalan, view file na lang. Reload na natin. So yun, nag-load na yung ating view file. So mapapansin nyo dito, same lang yung kanyang source code kapag nasa web browser na at saka yung nilagay mismo natin dito sa ating view file. So ibig sabihin, na-load natin ng tama sa ating controller yung ating view file. So yun, ganun lang kadaling mag-load ng view file dun sa ating controller. Okay, kung marami kayong view file, so lagay lang nyo lang dito sunod-sunod. This load view, yung another view file na gusto nyo ma-load. At kung gusto nyo naman, mas organize yung inyong folder, so pwede mag-create dito ng subfolders. Okay, halimbawa, user. Inside view, folder, naglagay pa ako ng bagong folder, user naman. At dyan ko na lang ilalagay itong aking view file. So inside, dun sa kinerate ko ng folder, imove ko lang yung file. Try natin i-reload. So yun, may error tayo ngayon dito kasi hindi na makita yung view file natin. So hinahanap niya kasi yung ating view file inside view folder. Kasi yun lang inilagay natin dito. Ay nasa folder na siya na user. Kaya kailangan nyo na itong lagyan ng folder. Folder, inside view, folder nga. Then, yung pangalan ng file na na-create nyo inside that folder. So, yun. Meron na akong view file dun sa user. So, try natin i-reload. Nag-load na ulit yung ating view file. Okay, so yun na yung second part ng ating session ngayon. So, yung third part, paano naman daw tayo makakapagpasa ng data from our controller to view file. Okay, so paano natin yon naman gagawin? Okay, continue lang tayo. Doon na tayo sa pag-load ng data. Papunta naman doon sa ating view file. So, paano ba tayo magpapasa ng data from controller papunta doon sa ating view file? So, kanina, natutunan natin or nalaman natin kung paano mag-view ng view file from our controller. So, ngayon naman, paano ba tayo makapagpasa ng data naman para magamit natin doon sa view file na inilo-load natin? So, si view method, itong view method natin na to, ay may dalawang parameters yan talaga. So, meron siyang isang mandatory parameter. Ibig sabihin, itong view file na ito, hindi pwedeng mawala. And meron siyang optional parameter. So, sa second parameter natin, dyan natin inilalagay yung data. Which is, ang data type niya is array. So, meaning to say, ang kinukuhang data or pwede nating ipasa ang data from controller to our view file is an array variable. So, try muna natin mag-create dito ng array variable. So, an example, data na lang ipangalan ko sa array variable ko. Then,
Alam naman natin na si Ari ay pwede maglaman or can have several values of the same type. Okay. So, ang gawin natin, magdagdag lang tayo ng element sa array variable natin na data. Sample, lagay lang tayo ng title element. So, lagay lang natin, this is the title. Wait, hindi na tayo masyadong mag-isip ng lalagay data. At ulit tayo ng bagong element, body naman. So, lagay lang natin, this is the body. Okay. Then, ang ipapasa natin, again, ang tinatanggap na second parameter, optional parameter ni view is yung data, I mean yung array data. So, lagay lang natin si data dyan. So, meaning to say, makukuha na natin tong lahat ng laman na to. Lahat ng elements na ipinasa natin kay array data ay pwede natin ma-access dito sa file na iloload natin kasama yung data. Again, ito yung iloload na file. Laman ako binago sa kanina. Nag-supply lang ako ng isang optional parameter kasi may dalawang parameters talaga si view. Which is, yung optional parameter natin is data. Okay, so meaning to say, dito, sa ating view file na yan, itong view file natin na ginawa, pwede na natin tawagin dito si sino? Si data variable. Okay, so paano gagawin yon? So dito sa H1, example, maglagay lang tayo dito ng PHP echo. Ang ilagay natin dito yung title sa H1. Dito. So, ano pangalan ng ating element? So, title. Yan. So, tinawag lang natin ito doon. Try natin kung matatawag na natin kasi nga pinasa na naman natin siya. Try natin ngayon kung talagang successful na natawag or napasa natin yung ating data. Paste lang ulit natin. Then, palitan lang natin yung element. Body. Hindi pa. Yan, body. So, ito na yung sunod. So, ang in-expect nating output, ang laman ng ating heading 1 is yung title. Ang laman naman ng ating paragraph is yung body, which is galing dito sa ating controller. Yun. Okay na yung ating view file. Okay, so, ganun lang magpasa ng data. Papunta from our controller, papunta naman doon sa ating view. So at yun nga, that is the first part ng ating discussion about LavaLust framework. So balik kayo kasi mag-upload pa ako ng iba pang videos para sa mga susunod nating discussion. So once again, thank you and see you soon.